mga kabayan, ang Tawakal na app ay available na siya globally at ma-access na ito ng mga 75 na countries at kasama doon yung Pilipinas sa first phase ng mga countries na operational na ang application. At narito ang step kung paano mo ma-access ang yung Tawakal na app kung nasa labas ka ng Saudi Arabia. Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel. Si Ray po ulit. Nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. Pero bago natin puntahan yon, atin munang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na informasyon ng World Meters Info, as of June 13, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 176.4 million na case, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 3.8 million at yung bilang na ngayon ng recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 160.4 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 12.2 million na case. So yun yung latest na update, ayon yan sa World Meters Info as of June 13, 2021. Ngayon naman, atin na maalamin ang mga bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of June 13, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamaraming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron na ngayong mahigit 34.3 million na case, India 29.4 million, Brazil 17.3 million, France 5.7 million, Turkey 5.3 million, Russia 5.2 million, UK 4.5 million, Italy 4.2 million, Argentina 4.1 million, at Spain na mayroong mahigit 3.7 million na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of June 13, 2021. Ngayon naman, atin naman alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 1,315,639, matapos siyang madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 7,302. At yung bilang na ngayon ng recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 1,232,986, matapos siyang madagdagan ng 7,701 na reported recovery ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 59,865, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 22,788, matapos siyang madagdagan ng 137 na reported death ngayong araw na to. At yung Pilipinas ngayon pang number 24 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon niya sa World Meters Info. Ngayon naman, atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 465,797, matapos siyang madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na meron ngayong 1,017, at yung Saudi Arabia ngayon pang number 44 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ay nyo sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 448,093, matapos siya madagdagan ng 1,133 na reported recovery ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 10,132, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 7,572, matapos siya madagdagan ng 19 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman, atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 1,017. So dito sa Saudi Arabia, good news kasi pababa na naman kada araw ang bagong case na naitala, at mas marami na ngayon ang mga naitalang bagong recoveries kaysa sa bagong case. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health para labanan si COVID-19 at para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan.
Regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Minister of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms. At maaari din kayong tumawag sa Minister of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday, ganun pa din, padami ng padami pa din yung case. Kaya patuloy ko pa rin ipapaalala sa inyo na dapat gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yan sa pinaka-effective na paraan para labanan si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. So dito ko na guys tatapusin tong video na to. So sana tong video na to na kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon at nagustuhan mo to, huwag mo kalimutang mag-like para mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!